And good morning! Medyo malat-malat ang lola nyo, ano? So, good morning! It's Alma Sultan. Hindi ko na kayo nabalik ng kahapon. Kasi meron tayong pinuntahan sa church. And so, ito ang aking pa-almusal. So yummy! Siyempre, kanin tayo. Kasi, basta, kanin. Hindi tayo nabubusog sa tinapat. And, meron tayong bagay sa malamig na brother. Nilagang baboy. May with patatas. And, kita niyo naman na umuusok-usok pa. And, ito. And so, kain na na. Yung kahapon, nag-iintay ako ng bus. Ang tagal. Medyo malapit-lapit ng dumilim. Eh, alas 5, mag-aalas 6, madilim na talaga. Tapos ako lang yung naandun, nakakataos. Buti na lang may dumating na bus. Kaya lang wala siyang pasahero. Ano siya? Yung mag-waiting pa siya. Wala siyang pasahero. Pero pinasakay na niya ako. Buti naman, pinasakay niya ako talaga. Sabi niya, yung pwede daw siyang Indiano siya. Pwede daw siyang magpasakay. Kaya lang, mag-iintay daw ako ng 15 to 20 minutes dun sa station. Kasi meron silang time schedule na sinusunod. Hindi sila pwedeng malate. Dapat on time lagi siya sa station na yun. Kasi bawat bus station, meron time frame na sinusunod. So, kailangan ko daw mag-wait kung sasakay ako sa kanya. Tapos, pagdating namin sa station, meron nakatambay na same number talaga ng bus na sasakyan. Pinalipat niya ako. Sabi niya, hurry. Sabi niya, thank you. Kasi walang bayad yung pinasakay niya sa akin. Kasi parang medyo malayo-layo din naman ng kaunti. Sabi ko lang kasi, sabi ko, pagod na ako maglakad, kaya pasakay na lang ako. Sabi, okay naman daw sa kanya. E di so, yun, pinalipat na ako doon sa aking mismong bus na puputan. Medyo nag-intay pa nga kami ng mga 2 minutes. Pero nakasakay niya ako, nag-intay pa ako ng 2 minutes. Ako na yung pinakang huling pasahero sumakay. Balit tatlo lang kaming, ano doon. Kasi, yun nga, sinusunod nila yung time. Kung ilan yung isakay nila, edi yun. Pero may isang punuan, paglabas na talaga ng estudyante, minsan nakatayo. E, may space naman talaga para sa mga nakatayo. Ako, so, nakarating naman ako na matiwasay. Tapos na, pagkarating ko, madilim na. Ay, mamaya, papakita ko sa inyo yung mga halamang nabili natin. Mamaya. And, mamaya, balikan ko nila kayo, ha? Kain mo na ako, ha? Busit na tuyo. Kaya, galing Pinas. Sana nyo, ma'am. Bikini, ma'am. Bikini, ma'am. May uuwi ulit yan. Tingin. Day off ng lola nyo, pero, nung last kong day off, ay, grabe ang pinagdaanan ko. Inabot ako ng UTI. Kaya, ito yung ininom ko, yan, dalawang bote niya ng ininom ko, nilaklak ko, pero okay na naman ako ngayon. Pero ngayon, parang dahil nga, nag-winter na nga, eh, sobrang lamig. Kaya yun, sinisipon at inuubo ang family. Nauna si Lolo, siya pa naman ang nauna. Tapos sumunod kami dalawa ni Rapaboy. So, okay naman ako. Medyo masakit lang ulo kahapon dahil hindi ko alam kung sa UTI pa rin ba yun. Tapos ito, pero para humapi at ma-relax ang inyong lolas para sa aking day off ngayon. Magpa-planting ako. And thanks sa nagbigay sa akin ng halaman. Makikita niyo yan mamaya. And alam mo na kung sino ka. Thank you. Sa uulitin. O, madami pa tayong space. Tapos yun pa. Nawala ng laman. And so, bago lahat. At adami ko lang na namang nasabi. Ito yung nabili ko. Hindi ko alam kung may mas mura pa dito. Mahal nga nito eh. Nabili ito ay ano, parang $4 mahigit. Pero makapal naman siya. Pero hindi ko pa na siya natetesting kung nauubra. Doon patay tayo doon. Pero nasakay naman yung resibo. $4. Mahal. May mas malaki. Eh, hindi ko naman kailangan yung malaki. $5 mahigit. Okay na to. Basta may magamit lang dito sa mga plants na to. Tapos bumili din ako na rin. Itech. Ito yung pinakamura. Parang bili ko dito ay $2 mahigit. Yun. Tapos meron din naman doon clay pot. Nag-arrange siya sa $3 mahigit, pero natatakot nga ako sa mga babasagin, baka mabasag pa. Kaya, wag na lang yun, plastic na lang. Tapos may nakita naman ako, meron pang mas mahal-mahal doon, mga $16, $12, pero syempre, hindi ko afford yun. Dito muna tayo sa tigwa 150, $1.50 na, ano, pot. Ang tatanim ko dito, ito yung lalagay ko dito sa chimney na pare-pareho na siya. Ang lalagay ko dito, itong binigay sa akin, na plants na hanging siya, trailing. Kaya sa tingin ko ay pwede siya doon. Parang ano nga ito? String of heart. Ito yung hindi ko talaga nakikita sa Pinas. Tapos nakita ko na siya ngayon, may nagbigay sa akin, string of heart. Meron ding maganda din. Tatanong ko pala kung meron din siya. Bilog-bilog naman siya, tatanong ko pala kung meron siya. Lubos-lubosin na natin ang panghihingi. Tapos, ito, apat yung binili ko nito, 1.5
Tapos, ito yung, ito pa yung resibo ko. Ito yung wala na akong makitang white, kaya okay lang naman tong cream. Medyo okay-okay na siya. Ang pupubutasan po pala to. Pero pwede naman butasan natin kasi may parang trace na siya sa ilalim. Kailangan ko din pala ng kutsilyo. May kunting ako, pet. Tapalag din, sige. Ito may butas na. Asin natin yung sticker. Papatsaka lang. Ang bili ko naman dito ay parang $4 mahigit. Ito na yung pinakamura. Siyempre, doon tayo sa pinakamura. 4.34 na paso na mas malaki-laki. Ang lalagay naman natin dito yung aking yung binigay sa akin. Rooted na siya. Kaya I'm so happy. Parang ano to daw yung peperom niya. Oh, may root na. Tapos, meron pa tayong isang Monstera. Yes! Ayan, oh. Sana madala ko siya sa Pinas. Sa tingin nyo, madadala ko siya sa Pinas. Gusto ko yan. Pero dito na tayo nagkaroon. Sa Pinas, hindi magkaroon. Tapos, so, start na natin ang pagtatanim natin. Meron pala akong pinakamahal na binili. Ito. Yung ating garden soil potting mix. Ayan. Bale, nagpatulong na lang ako kay Lolo. Nung bumili ako, wala siya. So, sabi ko sa kanya, samahan ako. Ay, nasa work pa siya. Pauwi pa lang siya. Tapos, binalikan na lang niya yan. Yeah. Hindi na nga ako nakasama kasi masakit ang ulo kahapon. And so, ang bili ko dyan ay, ang natutokso na talaga akong bumili noong ten, what liters ang nakalagay dito? Ten ang sukat niya. Tapos, ano siya, mas mahal, $12. Eh, samantalang to, 40. Ay, ang halaga lang niya ay, $10.90. Kulang 11. Eh, 40 naman to. Madami. Eh, yun. Parang half lang yata ito. Baka 25 yun. Tapos, yun. Eh, mas mahal 12. Kaya, pinabalikan ko na lang kay Lolo. Ayun, okay naman. Makabalik naman siya. Dahil meron din naman siyang bibilihin talaga. Sabi ko, ibili ako. Siyempre. Di binali niya ako. Di, thanks. And so, simulan na natin ang pagtatanim. Maganda pala yung view dyan. Kesa doon. Nandito ako sa harap ng pinto. Kasi binabantayan ko ang panahon, baka biglang umulan. Alakas nga ng hangin. At ang iba kong sinampay ay naandito. Ayan. And so, planting na tayo. Magmamas ako kasi alam niyo naman may sipon nga ako. Tapos kailangan daw mag-gloves. Kasi may kung anong contaminated niya ng kung anong bawal sa akin. At sa other people, di lalo na sa akin kasi meron akong allergy. And so, kukuha muna ako ng mask. Tapos may gloves na. Sanang nakahang yung ito. Kaso wala akong panghang, kaya doon na lang siya sa may chimney. Tapos yung dalawang malaking halaman, siguro dito ko lang lalagay. Basta mamaya na lang natin pag-usapan. Bye! And so, nakabutas na ako ng isang pot. Ganito pala yun. Natatanggal siya. Okay, try natin ulit sa isang. Yun. Oh, diba? Maganda pa rin yung butas niya. Hindi, joke. Pero dapat kasi binutasan na lang nila. Okay. Ang problema lang natin. Kasi binibili din kasi yung salalayan. Kasi sa tingin ko nga, parang mas mahal pa yung salalayan kaysa doon sa paso. Ano kaya yun? Yung dito, meron itong salalayan. Pero parang mas mahal pa doon sa sapat. I'm back na naman ng I'm back. Mapakita ko lang sa inyo yung potting mix. Natutuwa ako kasi parang may kasama na siyang fertilizer yan. Ayan na. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Fertilizer na yan. Okay, so ang gagawin ko, yung aking ibang mga halaman dito, lalagyan ko din siya ng lupang ito para mas healthy sila kasi madami naman to eh. And let's go planting! Excited na ako, sana gumanda pa sila. Ayan yung mga halaman ko. Papagkat-katin ko lang yung para kuma siya sa apat na pots. And, so, itong formahan ko, hirap huminga. Okay na to kaysa hindi na tayo huminga. And, inabot ng gutom mga lola nyo. Siyempre, nag-imis na ako kasi ayoko nang pakita sa inyo yung kalat ko. So, pakita na natin ating finished product. And, let's go! And, naririnig na ba kayo? Ako naririnig na. Hindi ko alam kung naririnig dito kanina. Yung alarm namin, alarm ng alarm, kada kilos namin, tumutunog siya. Relax pala ng sensor nun. Tamo, agagala ulit ako. Oo. Nakakarindi. Sabi nung agent namin, papa-ayos na daw yun. Kasi may napindot kasi yun, kaya nag-activate. Papa-deactivate natin. And so, huwag nyo na lang pansin, isipin nyo na lang na hindi siya narinig parang ako kanina. And so, pakita na natin mga halaman. Let's go na. And so, pinaglalagyan ko na yung ating ibang halaman.
ng ano, ng soil. Ayan, ayan. Tapos, ito yung ating tinanim, yung peperomia. Sabi daw, sabi, di ako sure kung peperomia nga ito. Pero sana, gumanda siya dyan. Hindi ko siya maisentro kasi, yung ano niya, yung, excuse me, yung stem niya na may roots, papajay na ganun. Kaya yan, kaya umasa na lang ako dito sa isang leaves na to, isang leaf na to na rooted na, na sana mag-grow siya para maging balance yung ating halaman. Kasi nga nakagayon siya. Tapos may ibang dahon akong naibaon doon, pero no choice, kailangan talagang ibaon kasi nandun yung roots sa mga dahon na yun. So, paring naman tayo dito sa isa, sa Monstera. Deliciosa, hindi ko alam kung anong, kung arit talaga yun. Kasi yung nakita ko doon sa nagbigay sa akin, malapad yung mga dahon niya, tapos pabilog. Baka, baka. Dream ko talaga magkaroon ng Monstera Deliciosa. Tapos yun nga, yung isang dahon na yun, no choice, nabaon din. Kasi nandun yung root sa malapit sa kanya. Pero kung magiging mature naman siya, lalabas na naman siya dyan. Tapos lalaki, lalaki, lalaki. Tapos di, bahala na kung anong mangyayari din yan. Kung ano yung magiging arrangement pag lumaki na talaga siya. Kasi ito, kailangan talaga nito nung trailing. Yung, anong tawag dun? Yung ginawa natin sa Pilipinas, kung naalala nyo, nanood tayo, ah, nagawa tayo ng pole. Pole ng ating mga halaman. Namiss ko tuloy yung halaman ko sa Pilipinas. Kumustahin kaya natin ulit, diba? Try natin. And so, dito talaga ako natagalan. Sa ating string of heart. Ayan. Yung mga rooted na, siyang binaon ko, tapos inikot-ikot ko lang, pinatong ko lang sa dahon. Alam ko, nabubuhay siya sa ganun. Ayan. Pero mahalaga, may nakabaon naman talaga mga rooted. And sana, gumanda siya dyan sa angkulong yan, diba? Tapos gumayong-gayon siya. Huwag lang siyang, kaya ako nagtagal dito kasi napulupot na yung string niya. Kaya pinagkakalas ko pa. Tapos yung mga natanggal ng dahon, ay pinatulang ko pa, ay binuhos ko pa dyan. Yung mga hindi talaga maiwasang matanggal na dahon. And sana maganda, o gumanda siya dyan. Ito yung madalaking dahon, no? Maganda siya, oh, shape ni iHeart. Hindi ko alam kung gano'n nakahaba ang ating video. And syempre, promote natin ng ating garden. And kumustahin din natin yung mga halaman natin sa Pinas. Hindi ko alam kung maisisingit ko pa siya dito, eh, disingit natin yung tungkol sa ating content about sa ating mga plants. And that's all for today's video. Kung sisingit natin, doon na lang tayo magpapaalam. Pag hindi, dito na lang. And please like, share, subscribe our YouTube channel. Follow nyo rin po sa Facebook. Oop, parang awa nyo na. Ayun nga, sana makakamit na natin yung pinakamimitin nating ano, yung dayon para makabili tayo ng stabilizer yung gimbal para hindi maging shaking ating camera para lalo tayo maging magandang ating quality ng ating video. Huwag na muna yung camera kasi mahal yun. Doon na lang muna tayo sa gimbal. And bye! Bye na po! Thank you po sa support! Bye!